Good morning mga kabookkeeper. Ako nga pala si Charlie Espino, District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Ang topic natin ngayon, bago ako magsimula, pasensya na mga kabookkeeper, ngayon lang ako nakapag-upload ng akong video. Medyo na busy, isa pa, at saka nasira yung aking laptop kaya hindi ako makarecord. Ang slide, ganun din naman, wala naman akong topic din na malalive, kaya na magsimula tayo sa sidetrack. Simulan natin mga kabookkeeper, ang pamagat ng ating sidetrack ngayon, The Iron and the Clay, Part 1. Nakikita natin ito sa Bible, sa Book of Daniel, Chapter 2, Verse 31 and 33. Sabi doon sa Daniel 31, Chapter 2, verse 31 and 33, you saw a great image, this image mighty and of exceeding brightness, stood before you and its appearance was frightening. The head of this image was of fine gold, its chest and arms of silver, its middle and thigh of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and part of clay. So, ito yung dito papasok o dito iikot yung ating topic dito sa it's fit partly of iron and partly of clay. Kung makikita nyo yung picture, yun yung sa Daniel 2. At yung picture naman sa Daniel 7, yun yung confirmation ng mga kingdom na makikita natin sa Book of Daniel. So sa Daniel 7 Daniel chapter 7 verse 1 to 8, I saw in my vision at night, and behold, the four winds of heaven were stirring up the great sea, and the fourth great beast came up out of the sea. The first was like a lion and had eagle wings. So makikita nyo sa picture, lion siya na may eagle wings. Yun ang sabi kay Daniel. Another beast, the second one, like a bear and had three ribs in its mouth between its teeth. Makikita natin, ang Medo Persia na naghari ng 539 BC hanggang 331. Another like a leopard which four wings of a bird on its back. And the beast had four heads, and behold, a fourth beast. So ang ikatatlong beast, kung makikita natin, which is the bronze, no? Sinasabi doon sa Daniel 2 na bronze of Tai. So, ang Gracia o si Alexander the Great ay namuno ng 331 hanggang 168 BC. And they behold a fourth beast, terrifying and dreadful and exceedingly strong. It had great iron teeth and it had 10 horns. Ito, no, hindi ma-describe, parang dinosaur siya. T-Rex siya ang naghari ang Rome ng 168 BC hanggang 476 AD. So Daniel chapter 2 and 7, they are similar to each other. No, makikita mo. Sinabi niya kay sa Babylon na you are the head, another kingdom inferior to you shall arise after you. And yet a third kingdom of bronze, which shall rule over all the earth. And there shall be a fourth kingdom, strong as iron, because iron breaks to pieces and shatters all things. And as you saw the feet and toes, partly of potter clay and partly of iron, it shall be a divided kingdom, but some of the firmness of iron shall be in it, just as you saw iron mixed with soft clay. So, makikita mo yung rebulto sa Daniel 2, partly iron, tsaka partly clay siya. So, makikita natin, yun yung Rome, no? Yun yung Rome, yung thigh niya, ay yung pinaka-legs niya, ay yun ang Rome. Pero ang feet, pinaghalong iron and clay, which is ang Rome, yun yung iron. Sa Daniel 7,
Chapter 7 and 8, after that in my vision at night, I looked and there before me was a fourth beast, terrifying and frightening and very powerful. It had large iron teeth. It crushed and devoured its victims and trampled underfoot whatever was left. It was different from all the former beasts and it had 10 horns. So, verse 8, while I was thinking about the horns, there were before me was another horn, a little one, which came up among them. And 3 of the first horns were uprooted before him. Sinasabi doon na merong isang kaharian ng fourth beast, which is the Rome, na meron 10 sungay. Tapos sa 10 sungay niya, meron isang lalabas na i-uproot niya yung mga 3 sungay. So Daniel chapter 7, verse 22, 23 and 24, he gave me this explanation. So piniliwanag, no? The fourth beast is a fourth kingdom that will appear on earth. It will be different from all the other kingdoms and will devour the whole earth, trampling it down and crushing it. So, alam natin na yung fourth beast is ang Rome. So, verse 24, the 10 horns are 10 kings who will come from this kingdom. After them, another king will arise, different from the earlier ones. He will subdue 3 kings. So, galing daw sa Roman Empire, merong lalabas na 10 kaharian. Ang 3 doon ay mawawala at papalitan ng isang kingdom. So, based kay lineagejourney.com, it was an interesting turn of events whereas Imperial Rome has disintegrated and fallen apart. There arose from each ashes another 10 kings at located in Europe. So, ito yung, based kay lineage, yung Rome daw ay nahati sa 10. So, ang mga ito ay ang Alemanni, which is ang German, ang Franks, ang French, Anglo-Saxons, ang England, Burgundians, Switzerland, Visigoths, Spain, Suebi, ang Portugal, Lombards, ang Italy, Heruli destroyed, Vandals destroyed, Ostrogoths destroyed. Sabi doon sa Daniel na itong 3 na to na destroyed ay mayroong papalit na isa. So alam natin na ang Roman ay nahati sa 10, no? At ito nga yung tinatawag na modern Germany, France, England, Switzerland, Spain, Portugal, Italy. Sila pala yung mga dating kaharian ng Roma kung titingnan natin. At dapat hindi tayo maligaw sa turo ni Daniel kasi importante to. Importante itong 10 na to kasi nga ito yung papalit dun sa kaharian ng Rome. Alam natin na ang paa ng statue na nakita natin kanina ay partly iron tsaka partly clay. So kung partly iron, ito sila ang mga iron na galing sa Roman Empire. Ang Germany, France, England, Switzerland, Spain, Portugal, Italy. At alam natin na mayroong papalit na isa. At alam natin kung ito nga ay mga iron, sino naman yung clay na makikihalo sa kanila? Sa inyong observation, sino ba yung dapat na, sino yung kaalyado ng mga bansang ito, ang Germany, France, England, Switzerland, Spain, sa panahon ngayon, no? So, maraming salamat mga kabukipet. Dapat pag-aralan natin ang Book of Daniel para hindi tayo maligaw para sa huling panahon. Ito yung mga tao o ito yung mga bansang maglalaro sa huling araw. Maraming salamat, mga kabukkeeper. Thank you.